Masayang pamilya at magandang umaga sa inyong lahat. Good morning, Kapapcom! Narito na naman tayo muli sa ating programang Usap Tayo sa Family Planning with Doc GP. Kumusta ka na, May? 2021 na. Ayun, maraming salamat, Doc GP. Ako po ay nagagalak at magkasama tayong muli sa Usap Tayo sa Family Planning with Doc GP. So, ngayon po sa episode 6, nagpapasalamat kami sa inyong lahat dahil sa inyong pagsubaybay from 10,000 ng 2020, 24,000 likes na tayo sa Facebook, Doc GP. Isn't that a milestone for us sa Popcom? Well, tama ka dyan, May. Talagang matutuwa ang mga ating tagapanood dahil alam mo, throughout the year, last year at hanggang ngayon, patuloy tayong nag-assess ng ginagawa natin, pinapaganda natin at programa. At syempre, dahil dumadami kayong nagla-like, nagre-react sa atin, napapaganda ang ating programa. Ayun, kaya nagpapasalamat kami at sana po ay tunghayan niyo muli ang ating 10 episodes for 2021. So sa ngayon, dahil March, ito ay ang araw ng mga kababaihan, araw namin, Doc GP. So, gusto ko po kayong batiing lahat ng Happy Women's Month, mga WANA, laban sa pandemya. We make change work for women. Ang Pilipinas ay kilala dahil sa mga kababaihan na may mabuting impluwensya at nagsisilbing inspirasyon sa mga kapwa-babae sa buong mundo. Sa mga nagdaang taon, nasaksihan natin ang pagtaas ng bilang ng mga kababaihang Pilipino na magagaling sa larangan ng reproductive health at family planning. Taon-taon, binibigyang pugay natin ang bawat kababaihan sa pamamagitan ng paggunita ng International Women's Day at Women's Month tuwing buwan ng Marso. Sa taong ito, ang tema ng selebrasyon ay pinamagatang WANA Laban sa Pandemya? Kaya! Mula sa Philippine Commission on Women or PCW. Ito ay nagsisilbing pagkilala, plataporma at pagtawag pansin sa iba't ibang tungkulin ng bawat WANA sa lipunan bilang isang leader at tagapanguna sa pagbabago. Mula taong 2020, mayroon ng humigit kumulang 53 milyong kababaihan sa Pilipinas. At sa kabila ng kinakaharap na pandemya, hindi ito naging hadlang sa mga empowered women na gampanan ang kanilang tungkulin para sa mga Pilipino, sa komunidad at para sa kanilang pamilya. Gayunpaman, may mga naitala ding kaso ng pang-aabuso at karahasan laban sa mga kababaihan sa gitna ng COVID-19 health crisis. Ang karahasan laban sa kababaihan ay patuloy na nangyayari sa mga lansangan, pampublikong lugar at maging sa online environment. Subalit ang totoo, bago pa man ang pandaigdigang health crisis, ang karahasan laban sa mga kababaihan ay umabot na sa 19,743 na kaso noong 2019, ayon sa datos ng Philippine National Police. Sa katunayan, sa 2017 National Demographic and Health Survey na isinagawa ng Philippine Statistics Authority, ang karahasan laban sa kababaihan ay isa sa mga nangungunang issue para sa mga Pilipino. 24% o isa sa bawat 4 na Pilipinong kababaihan ang nagsabing nakaranas ng karahasan mula sa kanilang asawa. Dahil dito, ang kasalukuyang administrasyon ng Pilipinas at ang ibang ahensya ng pamahalaan ay lubos na pinagtitibay ang samahan upang masugpo ang karahasan laban sa mga kababaihan. Sa pamamagitan ng pinaigting na pagpapatupad ng mga patakaran sa violence against women at gender-based violence. Kami sa Popcom ay nakikiisa din upang matiyak na ang karapatan ng bawat kababaihan ay matutugunan, lalong-lalo na ang reproductive health at family planning. Atin din kinikilala ang mga papel ng population workers at family planning workers sa komunidad na nagbibigay ng mga impormasyon at serbisyo sa mga kababaihan. Patuloy na nagsusulong ng sexual at reproductive rights kahit pa sa panahon ng pandemya. We make change work for women. WANA Laban sa Pandemya? Kaya!
So ano bang aabangan natin ngayong episode na to, Doc GP, sa ating episode 6 ng Usap Tayo sa Family Planning with Doc GP? Well, ngayong episode na to, makikinig tayo sa isang kwento ni Andrea, isang batang ina. Meron tayong mga interview sa mga natatanging kababaihan sa ating lipunan. Isang legislator, si Senator Risa Ontiveros, at mga beauty queen, no, na masaya nating pakikinggan kung anong karanasan nila, no. Kilala ang Pilipina bilang mga magagandang kababaihan. Baka meron silang mai-share sa ating mga tagapakinig, tagapanood ng programa. At syempre, nandiyan pa rin yung ating men on the streets, no? Ang palagay ko, paborito ng ilang mga tagapanood natin, hindi ito katawa-tawa, pero katuwa-tuwa pagka yung mga kalalakihan, kababaihan, even kabataan ay nakakausap natin tungkol sa mga bagay-bagay sa pamilya, sa family planning, at saka sa kasalukuyang kondisyon nila. Ako, so punong-puno po ang ating episode sa ngayon. So samahan niyo po kami hanggang sa huling episode natin dito sa episode 6 ng Usap Tayo sa Family Planning with Doc GP. Kaya itong araw na ito ay mga empowered women ang ating matutunghayan. Kaya mga wana, tumutok po kayo. At meron pa rin kaming guest sa title of this episode, episode 6 ng Usap Tayo sa Family Planning with Doc GP. So maya-maya, Doc GP, huhudyat tayo kung paano sila makakasali sa guest na title of this episode. So ang unang tatlo, mamaya-maya, na makakahula ng tamang episode title ng Usap Tayo sa Family Planning with Doc GP ay mapapanalunan ay 100 peso load. At Doc GP, meron din po tayong pakulo sa ating Popcom Facebook account, ang task of the week at question of the week for this month. Okay, so maya-maya po matutunghayan natin ang mga nanalo at nag-post sa kanilang mga Facebook account using our hashtag Usap Tayo sa FB, na kung sino ba yung mga kilala nyong mga kababaihang nagpa-family planning at bakit sila naging empowered dahil sa family planning. At maya-maya din matutunghayan nyo ang mga nakahula ng question of the week. Ano ba yung question of the week natin? Ano ba ang tema ng Women's Month para sa 2021? Sa punto pong ito, ating tunghayan ang buhay ng isang batang ina, ang buhay ni Andrea. Ano ang mga challenges na kinakaharap ng aking kapwa Wana laban sa pandemya? So as we make change work for women, panoorin natin ang mga pagbabago na kanyang kinaharap at paano niya ito nalagpasan. Panoorin po natin ito. Minsan, kapag nagmahal ka ng tapat, parang ayaw mo na siyang mawala sa'yo. Mahirap, hindi namin alam kung paano. Hindi namin alam kung hanggang kailan kami matutulungan ng aming mga magulang. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maisip ang dahilan sa maaga kong pagbubuntis. Kung dati, inaatupag ko makeup. Pero ngayon, wake up. Oo, wake up as in gising, hindi sa umaga, kundi sa madaling araw. Alanganing oras, madinig mo lang ang iyak ng anak mo, hindi ka na mapakali. Bakit nga ba may nabubuntis ng maaga? Ano nga ba ang dahilan bakit sila maagang nabubuntis? Dapat nga bang sisihin ang mga tagapagturo, mga magulang, mga kaibigan, internet, social media, peer pressure, ang komunidad o ang mismong kabataan ba? Kasalukuyan tayong nahaharap sa katotohanan na sa napakabatang edad may mga kabataan na may sarili ng anak. Bakit nga ba dumadami ang mga teenagers na maagang nabubuntis? Ang tumataas na bilang ng mga batang ina at batang ama ay isa sa mga pinakamabigat na problema ng lipunan ngayon sa katotohanan. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa Timog Silangang Asya na patuloy ang paglaki ng bilang ng maagang nabubuntis. Nakaka-alarma, nakakatakot sa mura nilang edad. Ano ang epekto nito sa kanilang buhay? Kilalanin natin si Andrea. Sa edad na 16 ay nagsilang siya ng panganay na anak at kasalukuyang dinadala
ang kanyang pangalawa sa edad na 19. 15 years old po ako na buntis and 16 naman nung na panganak ko na siya. And nung sa ngayong kasalukuyan, pangalawang beses ko pong pagbubuntis ngayong pandemya. Na sa first week of May ay magkakaroon ay malalabas ko na po siya ng 19 years old po. Para sa akin po wala namang nagtulak, pero kasi kahit papaano po yung parent ko or yung mother ko is maaga rin po siyang nagpamilya, maaga rin po siyang nagkaroon ng anak. Pero para sa akin po is kahit naman po papanong maaga akong nagkaroon ng pamilya, eh hindi ko naman po pinagsisisihan. Pero wala naman hong nagtulak sa akin, sadyang nangyari lang po talaga yung nangyari. Unang-una po is yung pag-aaral ko. Kasi mahirap pong pagsabayin yung magulang ka na tapos nag-aaral ka pa. Siyempre gusto ko pong makapagtapos. Wala pa po akong baby eh. Tutok na po ako sa pag-aaral ko. And isa po dun yung pera. Kailangan po ng pera. Since hindi naman na ho ako nasa poder ng magulang ko, kailangan ko na ng pera. And ayun po. Ayun po yung dalawa talaga pinakamahirap na pagsubok ngayon. Sa ngayon po, hindi ho kasi talaga kami, wala ho talaga kami kinukuhanan, pero meron nagtutustos po, I mean share, ganun, yung magulang po ng partner ko, and yung magulang ko po madalas binibigyan ako, pumupunta dito para bigyan kami ng kailangan tulad ng gatas, diaper ng baby, mga pagkain namin. And doon sa mga pang-araw-araw naman po, mga pagkain kinakain namin sa tatlong beses sa isang araw is yung magulang po ng partner ko. Ang pangarap ko po talaga dati is tutok po ako doon sa pagiging flight attendant ko. Nung bata pa po kasi ako, mga napapanood ko yung mga ganun pong klaseng job ng mga babae. Gustong-gusto ko po yun. Gusto ko pong tularan yung mga pinsan ko. Pero, ayun nga po, nagkaroon ng baby sa maagang edad. Pero, para sa akin, pwede pa rin naman po ipagpatuloy. Pero, mas gugustuhin ko pong maging teacher na lang po muna. Para hindi na lang, hindi ako malayo sa baby ko. Hindi ko kailangan umalis or lumayo para hindi siya maalagaan. Ganun po. Ang Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad ay tinutukoy ang problema sa pagtaas ng kaso ng maagang pagbubuntis ng mga kabataan. Ngunit kasabay din ito ang balakid sa pagbibigay ng family planning at reproductive health services sa minor de edad kung walang pahintulot ng magulang. Kaya't sa panahong ito, ang family planning ay mahalaga. Ang proteksyon ng mga batang ina ay isa sa pinagtutuunan ng pansin. Ang komisyon ay nakikipagtulungan at ugnayan sa kagawaran ng kagalingang panlipunan at pagpapaunlad o mas kilala na DSWD at gumagawa ng mga programang para sa panlipunang proteksyon sa mga batang ina. Ang inisyatibong ito ay hindi lamang kabibilangan ng mga magulang kung hindi ng buong komunidad. Opo, meron po. Actually, meron po dati pa po nung pagkapang ilang buwan pa lang po yung baby ko is matagal ko na pinaplano. Yung IUD po talaga yung unang pumasok sa isip ko na ipalagay. Pero yung sa po, lumapit po kasi ako sa center sa amin. Sabi po hindi pa po pwede kasi wala pa po akong 18. Kailangan ng parent consent. Hindi ko naman po masabi sa magulang ko na gusto ko mag-ganon kasi nahihiya po ako. Then yung ngayon sa ngayon po, paglabas po na itong pangalawang baby ko is decidido na po ako magpalagay po ng IUD po. Postpartum IUD. Sa tulong po ng PAPCOM. Payo ko po sa mga kabataan, lalo na sa mga nag-aaral pa, ay huwag ipagpalit ang pangarap sa panandaliang sarap. Isa lamang si Andrea sa mga libu-libong kabataan na maagang pinasok ang buhay may asawa at nagkaroon ng anak sa murang edad. Sa buhay, ang iyong kinabukasan
ay nakasalalay sa iyong desisyon. Ang bawat papel na ginagampanan ng mga kabataan ay ang mukha ng kinabukasan upang mapaunlad ang bansa sa tamang gabay at impluensya ng mga nakapaligid sa kanya, magulang, kamag-anak, kaibigan, komunidad at pamahalaan. Silang mga nakakasalamuha sa pang-araw-araw ang siyang gagabay sa kanila sa tamang landas. Maraming salamat, Andrea Hernandez, sa pagbahagi mo ng iyong buhay, aking kapwa Juana. At Doc, ano po yung masasabi natin na napakadaming challenges talaga ng isang batang ina? Pero natutuwa po ako, Doc, na alam po niya na pagkatapos po niyang manganak, kailangan niyang mag-family planning? Alam mo, Mumay, yung nakita ko rin sa istorya ni Andrea, 15 taon pa lang siya, nabuntis siya. Nung nanganak siya ng 16, gusto na niya mag-family planning. Kaya lang mukhang hindi siya nakakuha ng consent ng magulang niya. Ito'y isa sa mga bagay na gusto nating maayos eh. Kaya pinag-uusapan natin lagi with Congress, Senate, na kailangan yung mga batang ina, yung mga menor de edad, ay may madaling access sa family planning kung sila ay buntis, nanganak na, o kaya nakunan. Kailangan nila ng ganong family planning service. Kaya ang naging consequence, ang nangyari ngayon, nabuntis na naman siya. At by the way, yung kanyang baby, mabibilang sa mga quarantine babies, no? Kasi ngayong 2021 siya manganak, nabuntis siya nung panahon ng quarantine. Doc, ilan nga po yung unintended pregnancy dahil sa service reduction sa family planning dulot ng pandemyang ito? Well, ang sinabi ng UP Population Institute, aabot ng 20% na karagdagan sa bilang ng mga teenager na nanganganak. So, madaling sabihin na malamang itong taong ito baka 70,000 na minor de edad ang manganganak ng 2021, at ang malaking bahagi niyan, kung hindi halos lahat, ay hindi planado. So si Andrea ay isang halimbawa na ang sinasabi ng pag-aaral ay ito na, realidad na. Na sana po sa mga magulang, bigyan nyo po sana ng consent ang inyong mga anak kung sila'y buntis na at nais nilang mag-family planning para po maiwasan natin ang repeat pregnancy o ang pag-ulit ng pagbubuntis. Lalo na ngayon, Doc, di ba may bago tayong programa sa Popcom, ang social protection para sa mga teenage mothers? Yes, alam mo, sinabi na ng Kongreso at later on mababanggit sa usapan natin siguro kay Senator Risa, na sinabi na ng Congress dapat bigyan ng social protection, bigyan ng ayuda, bigyan ng serbisyo ang ating mga batang ina na menor de edad mula itong taong ito. Kaya nag-uusap na tayo ng DSWD para mabuo ang programang tutugon sa pangangailangan ng 133,000 na batang ina na may pamilya na ngayong taong ito. So kami po sa komisyon ay in the business talaga of the reduction of teenage pregnancy, and ayaw natin ng ulit na pagbubuntis sa ating mga kababaihan, ng kabataan. Sa punto pong ito ay pwede po kayong manghula sa guest na title of this episode. Ang unang tatlo to comment down below ay makakakuha ng cellphone load. Kaya sumali na kayo. At ano kaya ang title ng episode 6 ng Usap Tayo sa Family Planning with Doc GP?
Sa buwan ng mga kababaihan, tayo po ay mapala dahil kasama natin may isang senadora ng Republika ng Pilipinas. Kami po ay nagagalak sa Komisyon sa Populasyon na Pagpapaunlad dahil kasama po natin ang ating isang advocate na nagsiserve sa 18th Congress as the chairperson po ng Committee on Women, Children, and Family Relations na komite rin na kanyang pinangunahan noong 17th Congress. Siya din ang chairperson ng Committee on Health noong 17th Congress. Siya ang unang babaeng sosyalistang senador sa Pilipinas. At noong kanyang unang termino, nakapagpasa siya ng 13 batas na malaki ang na itulong sa ikabubuti ng buhay ng kababaihang Pilipino ng lahat ng kabahagi ng lipunang Pilipinas. Maliban sa pagiging legislador, siya ay isang solo parent na may 4 na anak na katulad sa kanya, nagmamahal sa musika at sining. Tayo'y mapalad na kasama natin ngayong umaga ang Health and Women's Rights Advocate personified. Isang activist katulad sa akin at isang kampiyon para sa mga nasa laylayan ng lipunang Pilipinas, si Senator Risa Ontiveros. Oo nga po, Dok. Alam ko po ay isang magaling na aktres and tablado si Senator Risa. Sanay sa stage si Senator. Opo. So, Senator, alam ko po hindi po yan yung first love nyo. So, what made you decide po to shift to a whole new career being an activist? And what made you decide really to fight for reproductive health and rights? Oh, siguro yung fighting for reproductive health and rights, simple rin dahil pinanganak akong babae. Yan, pinanganak tayong mga babae. And then I also have 3 daughters. Among my children. Tapos bilang isang naging feminista, well, yung reproductive and sexual health are important cores of the feminist struggle. Kumbaga, yun ay nasa heart and soul ng laban natin bilang mga feminista. And of course, RH is also a class issue. Yung underprivileged communities have less or the least access to reproductive health, to information, which leads in our time and previously, which leads to many unplanned, even unwanted pregnancies that impede women's life chances. So, sobrang magkalapit, magkakapatid o magkambal yung pagiging aktivista at yung laban para sa RH at sa reproductive rights. Yes, and Risa, alam mo, mahigit 8 taon na napirmahan ni President Noynoy Aquino ang RPRH law. No? So, anong nakita mong pagbabago para sa kababaihan mula nung napirmahan ito? Well, unang-una, yung binanggit nyo na nga, Doc Kipi, yung batas mismo, isang malaking tagumpay. At kahit pagkatapos nun, tumagal pa tayo ng 1 taon sa oral argument sa Korte Suprema at hanggang ngayon. At ito yung, I would say progress talaga yung batas mismo. But we still have a lot of progress to fight for and to win in terms of yung implementasyon ng batas. Kasama na tungkol sa comprehensive sexuality education. Yung budgeting nito, taon-taon, kailangan natin bantayan na mabudgetan at hindi ma-defund. At sa ilang mga lugar din, in terms of local governance, yung pagsisiguro na ipatutupad talaga ito, pati ng ating mga LGUs. And of course, progress din yung ibang mga batas, in a way, companion measures, sister measures na naipasa din natin na directly o indirectly umaapekto din sa kalusugan namin mga kababaihan. Halimbawa na nga, yung expanded maternity leave law. Suporta ito sa mga nanay na mga expectant mothers at yung mga nagtatrabaho din sa labas ng bahay. Yung paid maternity leave kasi naging 105 days na kumpara sa dating 60 days lamang. At kung solo parent ka, may dagdag pang 15 araw. So para sa total na 120 days, doble sa dati. Meron din po tayong sama-samang ipinaglaban at pagtagumpayang mga amyenda
sa General Appropriations Act or yung national budget natin ngayong 2021. Halimbawa, nakapasok tayo ng special provision sa ilalim ng DSWD na maiprioritize nila ng departamento yung paglikha ng isang social protection program para sa mga teenage moms in coordination po sa walang iba kundi sa inyo, sa Population Commission, a champion ng mga kababaihan at mga teenage moms. Kaya mabuhay kayo. Itatampo ko ngayon ay syempre yung Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2019 tungkol sa teenage pregnancies, dahil kayo rin sa PopCom ang nag-raise ng alarm na, well, halos isang dekada nang tumataas ang incidence ng teenage pregnancy. Tumaas ito ng 7%, sabi ninyo, noong taong 2019. At babala ninyo, malamang ay lalo pang tumaas, lalo na under pandemic and quarantine condition. Yes, alam mo, Senrisa, hindi talaga matatapos ang pagpupunyag natin para sa women's rights, women's equality sa isang batas lamang. Parang marami pang mga dikit-dikit na mga issue na dapat nating bigyan ng atensyon, no, May? Alam mo, Senrisa, nakikita pa rin namin na may 4 million to 4 million na kababaihan na gusto mag-family planning, gusto maka-avail ng RH services, pero hindi pa rin sila nakakaabot nito at lalo delikado sa panahon ng pandemya. Pero syempre, nanawagan ang presidente kailan lang, kailangan i-implement ng mas mahigpit pa ang family planning. Ano kaya may aambag ng legislative para rito? Kasi alam natin kung minsan nababawasan ng budget ang family planning, lalo na sa DOH, paano kaya natin masisiguro na may family planning services ang kababaihan natin? Well, gaya ng ginagawa po natin taon-taon kasama ang PopCom, binabantayan talaga natin tuwing budget debates na hindi ma-defund tulad ng muntik na mangyari nung isang nakaraang taon, pero bagkus ay ganap na mapondohan ang core RPRH program lodged sa Department of Health, lodged sa PopCom at sa iba pa nating mga relevant departments at saka attached agencies. At importante rin, Doc GP, na habang patuloy natin isinusulong ang iba't iba pang mga companion measures para sa pangkalahatang kalusugan ng ating mga kababaihan at mga batang babae, na yung mga funding provisions din noon ng mga iyon ay taon-taong mapondohan din. Para yung pinag-ipon-ipon na iba't ibang mga budget para sa responsible parenthood, sa reproductive health, at sa malawak na sexual and reproductive health and rights ay napopondohan at hindi na didefund. Salamat para sa pagpupunyagi, Senrisa. Tako, napakadami po ninyong ambag para sa mga kababaihan, Senator. Dahil po kayo talaga ay nasa puso po ninyong inyong advokasya. Ano po ang inyong mapapayo, Senator, sa mga kababaihan, sa mga batang babae na gusto rin pong magkaroon ng bodily autonomy? Kumbaga, take charge of their own reproductive health. Ano po yung mapapayo nyo? Kasi alam ko po, marami po ang naghihinder sa isang babae para gawin ito. Well, yung maipapayo ko siguro sa ating mga kabaro ay bunga na rin ng sarili kong karanasan at saka mga natutunan. At isa doon ay, naalala ko kasi, alam nyo, nung bata ako, napaka-shy kong bata. Pero lumaki ako sa isang angkan na nagbibigay ng espasyo at pakikinig sa bawat isa. Maiingay man ng mga pinsan namin o yung mga tulad kong medyo shy at saka mahiyain, no, at tahimik. At yung isa ko talagang natutunan at maibabahagi bilang payo ay lalampas talaga tayo, kayo, yung mga nakababatang kabaro namin. Lalampas kayo sa anumang stereotype na susubukang ipataw sa inyo ng lipunan. You will grow beyond any of those stereotypes imposed by society. Sabihin ko sa mga kabaro natin, celebrate. Celebrate that you were born a woman. No? I always say, I was born a woman in this lifetime. Ipagdiwang ng bawat kabaro natin na ipinanganak tayo na babae at na nabubuhay tayo sa panahong ito kung kailan
pwede na nating i-demand yung ating espasyo. Pwede nating i-demand yung lugar para sa atin at safe space ito, yung lugar para magsalita, magpahayag, at na tayo ay pakinggan. Tignan din natin yung nakaraan, wag na wag kailanman natin kalimutan yung mga pakikibaka, anong mga babaeng nauna sa atin, yung ating mga lola, yung ating mga nanay, mula pa sa sinauna. At sana pagdating din ng katapusan ng atin namang mga individual na buhay, pag malapit na tayo sa kamatayan, sana wala tayong sinasabing vain regrets. Meron kasing kasabihan akong nabasa noon na there's nothing sadder in life than vain regrets. Alam niyo yun, yung mga pagsisisi na wala na tayong magawa doon. At actually, mas gusto ko pang pagsisihan yung mga bagay na nagawa ko kesa pagsisihan yung mga bagay na hindi ko nagawa at hindi na mababalikan. So, no vain regrets. Sana sa kabuuan ng ating buhay, magkaroon lamang tayo ng pakiramdam ng ligaya. Ligaya na nagsumikap talaga tayo maging tapat sa ating mga sarili at sa ating mga paninindigan. Ako, very well said. Celebrate being a woman and never really regret what you have done, but take charge of your own path sa life and remember those who have gone before you, no, Doc? I would remember those points, major points that the senator has raised. And I hope then yung mga viewers natin, Doc, will really take that to heart. Mga kababaihan, mga wana, laban sa pandemya, we make change work for ourselves. Right, Doc? Yes. So, maraming salamat, Senator Risa. All the best. Stay safe sa panahon ng COVID. Maraming salamat po. At sa aking kabaro dyan, muli, Happy Women's Month. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Senator Risa. We make change work for women. Mabuhay po kayo at may your tribe increase po. Ngayon naman ay dumako tayo sa isa sa mga pinakapopular na segment ng ating Usap Tayo sa Family Planning with Doc GP, ang Men on the Streets. So sa ngayon, sa ating episode 6, pakinggan natin ano ang mga tinanong ng ating mga katropa sa kalye na si Michael at Paolo sa ating mga kapwa Pilipino, ang ating mga one at wana sa panahon ng pandemya. Michael at Paolo, Men on the Streets, pasok! Masayang pamilya! Na-miss nyo ba kami? Kami ang tambalang Michael at Paolo para sa ating segment na Men on the Street! Alam mo ba, katropa, kung ano merong ngayong buwan na ito? Ngayong buwan ng Marso, alam mong gumugunita natin ang buwan ng mga kababaihan o Women's Month, no? Meron din tayong International Women's Day, March 8 po yan. Ngayon, ang ating pag-uusapan para sa ating episode na to ay yung role ba ng family planning. So parang ngayon, maghanap tayo ng mga satisfied family planning method na acceptors and users para alamin sa kanila ano ba ang tulong na naibigay sa kanila upang mapangat nila nito ang kanilang mga buhay. Kaya nga eh, kaya magandang puntahan na natin sila, katropa, para malaman na natin. Okay, tara na. Okay. Let's go! Magandang umaga, ate. Magandang umaga rin. Ako nga pala si Katropang Paolo. Tatanungin lang namin, gumagamit po ba kayo ng family planning method? Oo po. Naka-implant po ako ngayon. Mag-1 year po ngayong June 16. Ate, ano sa tingin mo ang naitulong ng family planning upang makamit mo ang pangarap mo sa buhay bilang babae? Nalilimitahan po yung pagdami po ng anak ko, lalo na po sa panahon ngayon, kailangan po talaga na mayroon kang ginagamit na protection kasi lalo na po ngayon, pandemya, mas madalas po nasa bahay yung asawa ko.
hindi po natin masasabi na wala po tayong gagawin na iba. Siyempre, bonding din na rin po namin mag-asawa yon. Sa tulong po ng implant, nalilimitahan po namin na magkaroon ulit ng panibagong anak kasi lalo na po ngayon, pandemya, yung anak po namin maliit pa po. Kung masusundan, maliit pa siya, wala pang isang taon. Mahirap. No po, marami pa po kami pangarap, ilan po sila. Lalo na po nag-aaral po yung isa ko, tapos yung sunod po, yun dun po yun, nagkasunod po sila kasi wala po akong gamit nun eh. Naisip ko po na gumamit ng implant para malimitahan po na tama na muna po yung tatlo. Okay, maraming salamat ate at mabuhay ka. Thank you. Salamat po. Magandang umaga ate. Magandang umaga rin po. Magtatanong na kami ni Katropang Michael kung ano po ba ginagamit yung family planning method? Implant po. Ilang taon nyo na ginagamit yung implant? Ano po, tatlong taon na po. Tapos nagpakabit ulit ako. Ate, sa tingin mo ba ano ang tulong ng family planning para makamit mo ang iyong pangarap bilang babae? Tulong po sa akin kasi kagandahan po ng family planning po kasi po na gagabayan po namin ng maayos yung paglaki ng mga anak namin. Tapos hindi po dadami ng sobrang mga anak namin. Mabubuhay po namin na maayos yung mga anak namin. Makakapagtrabaho na po ako na maayos kung magsisilakihan na po sila. Uy, maganda ang sagot mo ate. Maraming salamat at pinaunakan mo ang aming interview. Opo. Mabuhay ka ate. Salamat. Ate, magandang umaga. Itatanong ko lang po kung ano pong family planning method ang ginagamit po ninyo. Natural family planning. Ate, sa tingin mo ba itong family planning, ano ang naitulong sa iyong buhay bilang babae? Malaki po kasi nababudget po namin yung pang-araw-araw tsaka natutustusan po lahat-lahat po ng pangailangan namin. Yun po, maraming salamat no? Dahil sa family planning na ibabudget nyo ang iyong mga resources. No? Apo. Maraming po salamat at mabuhay kayo ate. Magandang umaga ate. Magandang umaga din po. Anong mga ginagamit mong family planning method? Mayroon ka po bang ginagamit? Yes po, pills. Pills ang ginagamit niya, Michael. Sa tingin mo ate, anong tulong ang naibigay sa iyo ng family planning method upang maging hawa ang iyong pamumuhay bilang babae? Yes po, malaking tulong sa akin ng family planning para hindi po kaagaran masundan yung aking maliit na anak at makapagtrabaho pa. Maraming salamat ate at mabuhay po kayo. Thank you po. Katropang Paolo, ano masasabi mo sa ating mga nakapanayam ngayong araw? Oo, napakaganda ng napag-usapan natin ngayong umaga. Oo, parang maganda yung kanilang mga paliwanag, no? Yung mga naging tulong ng family planning sa kanilang buong buhay, no? Oo, napakinggan natin kung paano gumaan ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng ano-ano ba? Isang simpleng paliwanag lang para dyan, eh. Alam mo yung pizza pie? Kumakain ka naman ba, katropa? Oo naman, masarap na masarap yun, eh. Ang pizza pie, di ba, bilog yan? Mm-hmm. Kung hatiin mo sa apat, nanay, tatay, dalawang anak, tag-iisa sila, gaano kalaki? Ay, busog na busog ako doon. Laki ng slice doon eh. Pero kung animang anak, lima, kasama ng magulang, Lilitang slice. Oo. No? So, ganun din po ang ating ano, no? Kahalagaan ng family planning sa atin, no? Maraming salamat po sa aming mga taga-subaybay. Hanggang sa aming mga susunod na episode, abangan niyo po kami. Marami pong salamat. Back to you, Miss Mai. And Doc GP. So maraming salamat sa Men on the Streets natin, Michael and Paolo. Pero alam mo, may narinig akong komento sa inyong pangangatawan. Magda-diet na ba kayo? Pero anyway, maganda yung mga nakausap nila na sa panahong ito, ang paggamit ng pills, kahit na natural family planning, ay malaki ang benepisyo sa ating mga kababayan. Kaya hindi dapat mag-atubili.
na gumamit ng anumang method ng family planning na available at hiyang sa'yo. No? Ang mga nakausap nila ay patunay, nagpapatunay na malaking bagay ang family planning sa panahon ng pandemya. Sa punto pong ito, panoorin natin ang mga nanalo sa task of the week at question of the week na sila ay nag-like at nag-upload ng kanilang what makes an empowered family planning user bilang isang babae. At ang nakahula ng tamang sagot sa ating question of the week, ano ba ang tema ng Women's Month sa 2021? Of course, we make change work for women. Or WANA, laban sa pandemya, isa sa mga sub-theme ng ating Women's Month. Congratulations at tunghayan po natin ito. Ang usap tayo sa family planning with Doc GP ay mapalad dahil sa araw na ito, makakasama natin ang mga true beauty queens, ang mga between us queens, si Pia Alonso Wurtzbach, si Bianca Guidotti, at si Carla Lizardo. So ang una nating beauty queen na ating kakausapin ay isang advocate ng HIV/AIDS at ng LGBT community bilang tagapagsalita ng gender equality. Okay? At siya rin ay isang UNAIDS Goodwill Ambassador for Asia and the Pacific. Tayo po ay mapala dahil kasama natin ang ating Juana na tayo pong lahat ay napaka-proud dahil siya ang nag-end ng beauty queen drought ng ating Miss Universe. So, friends, ladies and gentlemen, please welcome ang ating actress and beauty queen, ang ating Miss Universe ng Buhay 2015 Miss Universe, Pia Alonso Wurtzbach. Magandang araw, Pia Alonso Wurtzbach, at magandang buhay sa iyo. Magandang umaga po. Kumusta po kayo? Si Mary Ann Guidotti Santos ay kilala rin bilang Bianca Guidotti, ay isang Filipino model, actress, and beauty queen na tinanghal bilang Binibining Pilipinas International noong 2014. Siya ay advocate din ng family planning na tumutulong sa Commission on Population and Development nitong mga nakaraang taon. She is also one of the advocates of hashtag Save Sexy, an advocacy group that started in 2014. It is a group of volunteers, beauty queens, and models who fight against HIV through awareness campaigns. Miss Bianca. Hello, magandang umaga po. Thank you for having me here. I'm so excited. And last but not the least is si Carla Janina Lizardo, a sportscaster, events host, online gamer, and crowned as Mutyan ng Pilipinas Intercontinental 2010. Tayo po ay mapalad kasi she has worked with Save the Children, WWF Philippines, and CFSI Rebuilds. So ito ay mga disaster relief at livelihood support. Friends, ladies and gentlemen, please welcome Miss Carla Janina Lizardo. Magandang buhay, Miss Carla. Umaga po. Thank you so much for having us. We're super happy to be here.
So as we make change work for women, mga WANA, kapwa ko WANA laban sa pandemya, ang tanong po namin ay, sino pong nag-inspire sa inyo to become the woman that you are today bilang isang WANA na matapang, maganda, at mayroon talagang advocacy? Well, I guess, ako na po magsistart na. The woman who really inspired me talaga is actually the women. It's my mom tsaka yung aking lola po. Ang lola ko po ay nabiyuda po siya ng maaga. Bata pa lang po siya. She became a single parent to 4 children. And grabe po yung pinagdaanan niya. She never got married again. She raised her children and supported her family all on her own. And even me, her granddaughter, she raised me as well, and she taught me and my mom how to really be strong women. I think I look up to them in that sense, that they really did everything they could to support their family. What about Carla? Para sa akin, it's definitely my mom. She is such a strong woman, and naging best friend ko kasi siya talaga. That's really our relationship. So, natutuwa ako kasi growing up, very open yung communication namin about everything na pinagdadaanan ko sa buhay ko. She was wow. Very open to listening to all of my problems kahit na mabababaw pa when I was a teenager. Pero, she was always there to guide me. And ngayon nga, kakaiba pa rin yung suporta na nakukuha ko sa mommy ko. Siya na yung manager ko, stylist, lahat-lahat. She really does everything so that I can excel in whatever I aspire to do. And yung support system na yun is something that really helped me grow into who I am today. Actually, Ma'am Carla, you are an example of our advocacy, no? Yung parent-teen communication. So, lagi namin sinasabi sa Popcom na if communication is good between a parent and a child, yung isang kabataan ay nag-grow up like you, empowered, no? Na open yung communication. So, I'm glad that isa po kayong ehemplo ng magandang komunikasyon sa inyong magulang. Ano, Doc? Yes. And about Pia? Who grew up, I think, in two places, ano? Pasig and Cagayan de Oro. Maayong buntag sa imo, Pia. Yung buntag din po. Yes, tama po kayo. Palipat-lipat po kami nun. So, sa Cagayan de Oro muna, tapos sa Pasig. Pero sa tingin ko po yung talagang nakapag-inspire po sa akin na maging kung sino ko ngayon, ay hindi yung pag-inisip ko si natin woman. Mommy agad, ganyan. And tama naman po lahat yun, pero sa akin po talaga, ibang mga klaseng woman po kasi yung nagpa-realize sa akin ng potential ko. Yun po yung mga mamas ko sa mga pageant. Wow. Sa pageant. So, yung mga mamas ko po, sila po yung nag-alaga sa akin at nagbigay sa akin ng confidence at nag-train sa akin. Nagbigay sa akin ng lakas ng loob na sumali po. Sila po yung talagang nag-push sa akin. So sila po yung naging inspiration ko na i-pursue po yung mga pangarap ko yung sa pagsali ko po sa Binibini at sa Miss Universe. What is one important thing that you can tell to young women of the generation that's coming up and how they can reach their dream? Yes po. Siguro yung isang advice important thing na masasabi ko po sa mga kabataan ngayon, huwag silang sumuko ng mabilis, ng kaagad-agad. Napansin ko po kasi sa yung mga kabataan ngayon, madali po silang ma-dishearten pag hindi po nila nakukuha agad yung mga gusto nila or yung pagka nahihirapan sila, ayaw na nila. Madali give up at sumuko. Pero kasi po tayo, ako at kahit yung mga magulang natin, syempre medyo iba yung panahon noon na kailangan talaga pinaghihirapan yung mga bagay-bagay at in-earn talaga, nagkakaroon ng value. Siguro yun po yung isang advice na mabibigay ko is magiging mahirap yung journey mo towards sa mga pangarap mo. May mga time na marireject ka, na hindi mo makukuha agad. Baka abutin ka pa ng mga taon, normal lang yun. Hindi ibig sabihin nun
ano ka, nagsasayang ka ng oras. Mahirap talaga yung journey towards making your dreams come true. Kung ano pa man yung pangarap nyo, hindi siya magiging madali. Pero ang importante, huwag kang susuko kaagad. Actually, one of the things also na gusto ko rin ipahatid sa mga kabataan ngayon, huwag nga kayong sumuko. And huwag kayong matakot na humingi ng tulong. Huwag kayong matakot na mag-share ng mga problema nyo sa mga kapwa nyong kababaihan, kabataan. I really think it's so important na maghanap tayo ng isang grupo ng mga tao na pwedeng yung kausapin about life. Yung mga importanteng topics na minsan ang hirap isipin sa sarili mo lamang, tulad ng, you know, mga problema sa buhay, kung feeling lost ka na ngayon sa mga goals mo. I really think that importante that we can really find peers that we can rely on talaga. At sana sa mga kabataan natin, hanapin natin yung mga taong mabuti para sa buhay nyo. Mabuti na ang gusto para sa inyo is for you to flourish and for you to be empowered. Surrounding ourselves with the right kind of people, so, so important talaga. Yes. And Carla, anong mga hamon ba ang hinaharap ngayon ng mga kabataan? Or in your case, ano yung mga naging hamon mo na parang na-challenge ka? Just to add dun sa advice na binigay ni Bianca at ni Pia, I think very, isang hamon rin is parang ang dami ng pwedeng gawin ngayon. A whole world na medyo nawawala rin yung mga kabataan kasi ang dami ng mga posibilidad na pwede nilang gawin sa buhay nila. So very important na hindi tayo nakatingin sa labas. Pwede tayong tumingin, obviously, in a way na sinabi ni Bianca na maghanap tayo ng support system, yung mga tao na makakabuti sa mga choices na ginagawa natin sa buhay. But it's also very important na lagi ka rin nakatingin inwards. Yung focus mo, paloob, nasa sarili mo, alamin mo what you stand for, yung mga values mo, ano ba talaga yung mga goals mo sa buhay. And doon ka kasi huhugot ng lakas eh, para hindi ka rin mag-give up agad sa mga goals mo. So, instead of getting pressured sa mga na-achieve ng mga tao around you, use it as inspiration and have confidence in your skills, in your talent, in your abilities kasi wala ka namang hindi maaabot eh, as long as you work hard on that dream. Yeah, bukang ang sinasabi mo, Carla, is have positive thinkers around you. Ganon din ang sinasabi ni Bianca at ni Pia, no? Of course, but not positively COVID, no? So, sa tatlong yun, Doc, na advice nila, no? Huwag susuko, find wise people, and believe in your own talents and your own skills and have confidence in yourself. At bilang confidence in ourselves, isa po sa talagang advokasya ng Popcom para maging empowered ng isang kababaihan ay ang family planning. I believe na family planning is about choosing the right kind of method para sa pamilya nyo. Para sa babae, para sa isang ina, kung ano ang pinakamagandang method para sa kanya. At para na rin po sa mag-asawa, kailangan po natin pag-usapan to. Me and my husband, ako tsaka yung asawa ko, pinag-uusapan namin to. Hindi siya yung hinahayaan na lang namin kung anong mangyari. Pinag-uusapan, pinagpapanuhan, at minimake sure namin na nasa tamang panahon namin gagawin ang sa tamang panahon namin kami magdadala ng bagong buhay dito sa mundong ito. Kaya mag-research po tayo, maghanap po tayo ng resources. Alam ko dyan po sa Popcom, marami po tayong resources na may iba't ibang paraan kung paano tayo magplano ng pamilya. Gawin natin yung research natin. Pag-aralan po natin yung pamilya natin. Yeah. What do you think, Pia? Is it maybe Bianca is thinking, no? She's newly married but mukhang kailangan mag-isip talaga what to do in this time. Do you think, Pia, it's okay to delay these decisions? Maybe in your case, when do you plan to have
your you know, to start building? I mean, what do you think is a good time to start? Sa akin po, bilang isang babae na iba naman po yung sitwasyon ko kay Marian, hindi naman po ako kasal, wala pa po ako doon, hindi pa po kami malapit doon. Kasi po, napaka-importante na pinaplano talaga yung mga ganyang bagay. Pinaplano siya financially, pinaplano mo kung saan ka titira, saan mo palalakihin yung anak mo, sinong kasama mo, sinong tutulong sa'yo, babalik ka ba sa trabaho after, stay home ka ba, paano yung balanse ng budget, sinong tututok dun sa bata kung sakaling gusto mo magtrabaho, kung gusto mo pang magtrabaho. Ang dami pong tanong na kailangang i-address bago po pagdesisyonan yung mga ganyang bagay. Yun po talaga kailangan pinaghahandaan kasi diyan po nag-uumpisa yung mga problema sa pera. Biglang nagkakaroon ng problema sa pera o kaya mga magpa-partner o mga mag-aasawa na bigla na lang mag-aaway, hindi magkakasundo kasi hindi nila napag-usapan sa umpisa. So kailangan po talagang planuhin. Sa akin po, sa sarili ko, isa po akong career woman, very workaholic po ako at alam ko po yung mga priority ko sa ngayon po at for a very long career po yung priority ko. And although I've had relationships in the past before, I really made sure na nakaplano lahat, na hindi ako masusurprise kasi meron pa po akong mga gustong gawin muna bago 'yon, mga gustong ma-achieve personal goals meron po ako. Syempre gusto ko rin po sana na makahanap ako ng tamang partner para doon pagka nasimula na 'yon. Tsaka gusto ko rin pong siguraduhin na set na po ako sa sarili ko para pagka ready na po ako magkaanak sa kanya na lang ako naka-focus. Yes, alam mo, napakagandang tool kasi ng family planning para sa mga babaeng at mga couples na may ganung idea na kailangan na maayos yung hinaharap ko. And it's okay to delay. Isa yan sa mga advocacy yan ng Komisyon sa Populasyon na nagpapaunlad. Meron din kaming page ng It's Okay to Delay. How about si Ma'am Carla? Ano po yung inyong mensahe tungkol sa family planning? Ganda ng message na it's okay to delay. I think it's a very good message to send out kasi dito sa Pilipinas, grabe yung pressure sa kababaihan pag hit mo ng 30. Nako, magiging matandang dalaga ka na. Kailangan relate mo na mag-anak. Relate ako dyan, Ma'am Carla. ako, I'm 31 right now. So, I get those comments. And para sa akin naman, initially kasi gusto ko sana mga 26, 27, may pamilya na ako. Pero hindi pa ako ready pagdating ng point na yun eh. And that's okay. It's okay. I'm years delayed from my initial goal. Pero ngayon, iniisip ko, buti na lang. Kasi naiintindihan ko ngayon na tulad ng sinabi ni Pia, ang daming mga bagay na kailangan pag-isipan, ang daming kailangan pagplanuhan, ang daming mga kailangan i-consider para talagang alam ko na ready na ako. Yes, that's why family planning is a way to be autonomous, no, as a woman, no, to be in control. And I think that's a message that I hear from all three of you, no, as empowered women who have made their mark in society, no. Being empowered means you're in control of your life and your future. I heard that you've started a podcast, no? I think this month, no? Auspiciously, it's International Women's Month, no? And we're very happy to hear na meron kayong podcast. Can you talk about it, or one of you can you tell us what's in store for someone who wants to listen to the three beauties? Between Us Queens. Between Us Queens. Ayun pala yung title. Yes. Well, actually, we started po this podcast February of this year. It is our quarantine baby. And basically, parang ganito nga rin po yung ginagawa namin sa podcast namin eh. We really want to talk about topics na very relevant sa isang babae ngayon. And minsan nga, hindi nga para lang sa babae eh. Para sa isang tao. Marami po kami mga topics na nandoon. Like I said, may mga seryosong topics kami. So, nakakatuwa na parang it's a group of women trying to push each other pataas.
and we're all trying to kind of get through the pandemic together. Yes, and that's something we need sa panahong ito, no? We need to keep take care of our mental health. Yes, so between us queens, so pwede po kayong paano po ba magla-like ba nung page nyo, mga queens? How can you join this group po? So yung ano po, yung podcast po namin exclusive na sa Spotify po siya. So libre po 'yun pagka-download niyo yung Spotify, i-search niyo lang po yung Between Us Queens. Libre po 'yun, mapapakinggan niyo na po ng buo yung mga episodes namin. At bukod po doon sa podcast namin na 30 minutes per episode, minsan po kasi parang bitin, yung parang may, hindi pa kami na kwento o kaya yung listener meron siyang gusto niyang i-share. Kaya meron naman po kaming Between Us Queens Facebook group. So sa Facebook po, pwede niyo rin po kaming i-search doon. Tapos andun po yung parang karugtong nung pinag-uusapan po namin ng mga topics namin sa podcast. Bilang babae, bilang queen, so how can you make change work for women? So bilang yan ang ating theme for the Women's Month. Personally, how can you make change work for women? As our last question. How we can make change for women? Don't be afraid of your power. Never think na babae ka lang. Isipin mo babae ka. And it is not limiting. It doesn't make you any less, but it is just who you are. And whatever you choose to be, that's who you can be. Yeah, that's great. Babae ka. We just promise to use our platform to the best of our abilities, to be very honest with our experiences na hindi naman perfect lahat. Like, we want to be as authentic and as real as possible. Para sa mga nakikinig, alam nyo na hindi kayo mag-isa. You're never going through all of these challenges alone. Know that there's a support system out there for you. Sa tingin ko po, ito na yung panahon para totoong magbigay tayo ng suporta sa isa't isa. Hindi tayo naghihilahan pababa. Kasi napansin ko po sa mga kababaihan, may tendency po tayo maging competitive sa isa't isa. Yung para po bang nag-aagawan tayo sa pwesto? Para bang mauubusan? parang nangyayari po yan sa school, nangyayari sa workplace, kahit naman sa social media. Social media, nangyayari kahit anong edad, parang competitive. So para sa akin, tingin ko po, magbigay po tayo ng tunay na support at encouragement sa isa't isa. Maging masaya tayo sa achievements ng mga kababaihan na nakapaligid sa atin. Magtiwala tayo sa ating yung kanya-kanyang lakas natin at kakayahan natin na magkakaroon din tayo ng sarili nating moment. At yung ganun po yung pagbibigay ng support lang po. At asarap din po ng feeling na naging part ka ng success ng ibang tao. Yung nagkaroon ka ng konting contribution sa success niya. So, sa akin po, siguro yun po yung magiging advice ko. Mas i-practice po natin yung pagbibigay ng totoong at unconditional na support at tiwala sa mga kababaihan. Sa isa't isa po. Yeah, thank you. So your message is, it's important to have solidarity among women. No, we need to strengthen each other. Thank you, Pia. And I thank you. Yeah. Naku, maraming salamat po, Between Us Queens. Pia, Bianca, and Carla, Mayor Tribe in Greece. Saludo po kami sa inyo, mga kapwa Juana. Maraming salamat. So, maraming salamat sa tatlong beauty queen. Ang dami nilang na-share sa atin, no, Mai? At sigurado ako yung mga nakikinig dito, nanonood, ay talagang hindi lang hahanga sa kanilang kagandahan, pero dun din sa kanilang binibigkas bilang beauty queen. At bilang babae, na-empowered. So, actually, Doc, bilang Juana,
kami ay privilege po dahil ang anyong advocacy ay also sa it's okay to delay at pagpaplano ng pamilya at paghahanda ng inyong sarili, no? So maraming salamat po, Pia, Bianca at Carla. Thank you. We'll have them again soon. Yes. Maraming salamat muli sa aming mga naging panauhin ngayong araw na to. Si Andrea, isang batang ina, kay Senator Risa Ontiveros, at sa ating tatlong beauty queen. Muli, ito ang inyong kapopcom, si Mikey Ray. At ito naman si Doc GP na nagsasabing, ang pamilyang planado, panalo! Usap tayo sa family planning.